Mga ka-Berks, nandito tayo ngayon sa bahay ni Mark at nandito rin si Jeff, yung susurpresahin natin. At wala silang ka-idea kung anong gagawin natin dito sa loob ng bahay nila. Tara, sama ka. So nandito tayo ngayon sa High River at susurpresahin nga natin si Jeff. I-interviewin na rin natin siya, mga ka-Berks. Tara, samahan niyo ako. Mga ka-Berks, magandang araw sa inyong lahat at kasama natin ngayon si Jeff. Jeff, ano yung totoong pangalan mo, Jeff? Jeffrey, sir. Jeffrey Dean. Jeffrey Dean? Ano-ano mo si, ano, James Dean? So, siya si Jeffrey Dean at taga saan ka sa Pinas? Quezon City, sir. Quezon City. Saan ka sa Quezon City? Santa Mesa. Oh, mga taga Santa Mesa dyan. Tubong Manileño. Ayun, Manileño talaga tong si Jeffrey Dean. Yes po. Yun. So, kailan ka nakarating dito sa Canada? 2019, Idol. 2019. November 2019, dumating ako dito sa Canada. November 2019. So, pwede mo bang i-share sa atin kung paano ka nag-apply at paano ka nakarating dito sa Canada? Ayun, sir. Nasa Middle East ako nung 2015. So pagbalik ko ng 2017, narinig ko yung sa Golden Horizon, yung pa-Canada ba, Butcher. Napag-usapan namin nung airmat ko na apply ako kasi parang napapansin nila kasi undergrad ako, hindi ako nakapagtapos ng college, parang walang future. Tapos maloko pa ako sa Pilipinas, ganun. So sabi ng nanay ko, mag-Canada ka na lang, mag-abroad ka na lang. So from 2017, nag-apply kami. Sama ko siya hanggang sa pabalik-balik pre-interview, hanggang sa final interview, pre-medical, final medical. Okay. So, meron pang mga trade test, mag-exam ka pa ng IELTS, guys. So, hindi ganun kadali mag-apply papunta dito sa Canada. So, nung nag-apply ka pa papunta dito sa Canada, doon sa agency na yon, anong agency mo nga pala? Golden Horizon. Golden Horizon. So, hininga ka ba ng placement fee? Wala po. As in, zero. Ang pinakagastos lang po namin doon, transportation. Kung namamasahe ka, gasolina, kung may service ka. Yun, pangkain mo kasi matagal. Ilang oras ka nakatambay doon sa kanila. Ganun din. Na-experience ko rin yan. Nag-apply din ako dati. Talagang maghapon ka nag-aantay. Binsan, kinabukasan, pababalikin ka pa, kukunin lang yung resume mo. Yes, Idol. Diba? Oo, ganun. Tiyagaan talaga. Nung nakarating ka na dito sa Canada, ano nangyari sa buhay mo? Anong plano na nangyari sa buhay mo? Simula nakarating ako rito, training as a baby blue hat, tapos hanggang naging white hat ako. Ano yung blue hat saka white hat? Blue hat is yung mga tinitraining pa lang, mga bago pa lang. Siguro doon sa company na pagtatrabahuhan mo. Yes. Training ka 3 to 4 months bago ka maging white hat. Oo. So ano naman yung white hat? Yan ay regular ka na. Ah, bago ka ma-regular. Yes. Okay. Correction, baby blue hat. Okay. So, baby blue hat daw pala, mga ka-Berks. Balita ko na wala ka na doon sa trabaho mo. Oh, pinulot ako, sir, nitong last year, August 22. Pwede mo bang i-share sa atin? Kasi ano pagpasok ng 2022, Idol, on and off ako sa work. Pasok ako sa ng dalawang araw, sa isang linggo, tapos off uli. Isang linggong diretsong naka-off na naka-doctor's note ako kasi gawa nung sa right foot ko, may abnormality bone growth na tumubo sa akin. Ano yon? May buto na tumubo na ibang direction. Okay. So nagiging cause siya nung pain kapag matagal ako nakatayo. Sa Cargill 8 hours kami nakatayo. So, oo. So yun. So binigyan ako ng family doctor ko ng restriction na bawal kang gumanto, bawal kang umakyat ng hagdan, bawal kang magbuhat ng gantong kilos. So, sabi sa akin ng mga nurse sa Cargill, they cannot accommodate me, sabi nga rin sa akin. Ayun, dinirekta ka na mismo ng Cargill. Kasi wala naman trabaho na madali sa Cargill. Imagine in 2,500 na baka dumadaan sa iyo araw-araw. Sa 8 hours na yun, Idol. So, ngayon, wala kang trabaho? Wala, Idol. So, paano ka ngayon kumukuha ng income kung nandito ka sa Canada? Immigrant ka na ba? Hindi pa, Idol. Hindi ka pa rin immigrant. So, hindi ka pwede mag-apply sa ibang trabaho? Pwede na, Idol. Open work permit na. Open work permit, so pwede siya. Yun, Idol. Mula nung
pull out ako sa work. Mm-hmm. That time, sabay din na na-expired yung work permit ko noon. So, kasabay na expiration din ng Alberta healthcare card ko. Mm-hmm. So, hindi ako maka-abante sa medical pagdating sa sitwasyon ko. Mm-hmm. Kasi, alam mo naman, pagka may Alberta healthcare card ka, wala kang babayaran kahit na magkano rito sa Canada, di ba? Mm-hmm. So, expired yun. So, hindi ako makapunta ng hospital o makapunta sa doktor ko, ganun. Ah, so ngayon, inantay ko ma-renew. Inaantay mo pang ma-renew para ma-check yung kalagayan mo ngayon. Yes. Pag after 4 months mula nung August. Oo, kasi pagka ikaw ay under ng work permit nandito ka sa Canada, kung valid pa yung work permit at meron kang Alberta Health, pwede kang magpa-check up ng libre. Pero ang problema, kapag wala ka ng Alberta Health or expire na yung mga documents mo, ang laki ng babayaran mo talaga. Totoo yun. So ngayon, hindi ka makapagbayad. Nung time na yun. Nung time na yun. Oo. So ngayon, na-renew na yung ano ko, doon sinunggaban ko na yung time na yun na punta agad ako sa family doctor ko. Mm-hmm. So, ayun, awa ng Diyos. Ilang buwan din ako nag-antay. May na-receive akong call nung March. Mm-hmm. May schedule na ako nitong darating na August 3. Mm-hmm. Para operahan yung paa ko. Para operahan yung paa. So, after August 3, let's say 3 to 6 months, magpapahil bago ko makabalik ulit ng trabaho. Okay. So, wala kang trabaho, wala kang source of income. May family ka ba sa Philippines? Meron, idol. Meron. May anak ka? Yes, idol. Apat. Apat ang anak mo? Wow. Okay. So, paano ngayon yung mga anak mo? Kahit paano, nakakapagpadala naman ako, kapag-support. May pera naman din sa Pilipinas. Doon ko muna kinukuha sa mga naunang ipon ko pa nung kalakasan nung bago ko. Mm-mm. Bago ko mahinto sa work. So, doon muna kumukuha, nasa bangko. Okay. Pero ngayon, idol, wala akong source of income. Okay, so wala kang source of income. As in, wala. Wala zero. Talaga. So, paano kang nabubuhay dito sa Canada ngayon? Ayun, idol. Siyempre, problema ko rin sa sasakyan ko. Yung insurance ko, hindi ko pa nababayaran. Gawa nang wala trabaho. Ilang buwan na eh. Mag-iisang taon na rin. So, ayun, idol. Nangihiram ako ng sasakyan kay Mark. Okay. Yung pinaka-leader namin sa Team Canadian. Oo. Para at least makapag-deliver ako isang araw ba. May isang daang dolyar lang ako, may panawid lang akong pangkain ko, okay na. Okay na. So, yun yung source of income mo ngayon? Wala ka ibang source of income yes, talaga? Kasi so, nag-stop yung insurance eh. Yung pagsusupport sa akin ng insurance, gawa ng long-term disability na ako. Uh-uh. So, may nire-review sila sa medical history ko bago sila magbibigay uli siguro sa akin. Uh-uh. Pero as of now, wala. As in zero income. Wala talagang source of income. So, ngayon, meron tayong ginawa para kay Jeffrey. So samahan natin si Jeffrey doon tayo sa labas. Meron tayong sorpresa para kay Jeffrey. Wow. Oh, tara, doon tayo sa labas. So mga ka-Berks, nandito tayo ngayon sa harap ng bahay ni Mark at kasama natin si Jeff. At meron nga tayong konting handog para kay Jeff galing sa Tap Tap Send. Iyon. So, maraming salamat sa Tap Tap Send. Ito na. Wow. Ayun. Wow. Mga grocery items wow. Para sa iyo, Jeff. Galing sa Tap Tap Send. Galing sa Tap Tap Send, Jeff. Maraming salamat. Lahat 'yan sa iyo. Wow. Seryoso, sir? Sa'yo lahat sa'yo, yan. Sa'yo. Ginrosery namin lahat. Ginrosery namin lahat yan kanina ni Angelo. At bigay yan ng tap-tap send. So, iyak na siya. Iyak na yan. Ayan, grabe sir. Malaking tulong sa akin to. Sa pang ano eh, talagang inaasahan ko lang din yung food bank sir, weekly. Oo. Sa food bank lang ako kumukuha ng mga pamtawid ng pagkain sir. Lahat yan, sir, lahat yan ha. Bahala ka na dyan kasi hindi ko alam kung anong gusto mo eh. Para sa pang grocery lahat ha. Pang grocery mo. Sir, maraming sir, sir. Tapos mayroong pang binigay yung tap-tap send ng konting tulong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. $300 bigay ng tap tap send. Yes. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much tap tap send. Thank you so much tap tap send. Magandang more araw blessings mo po sa inyo. And si Kaiser
perks din. Yun. So mga ka-perks, ang importante naman kasi yung makatulong tayo sa iba, yung talaga nangangailangan. Kasi kagaya nga ni Jeffrey, si Jeffrey ngayon, hindi niya alam kung saan siya kakapit dahil wala siyang trabaho. Nakiki-sideline lang siya kay Mark. So, kinuusap ko yung Top Sen, sabi ko sa Top Sen, baka meron tayong magawang tulong para kay Jeff. So, hindi nagdalawang isip ang Top Sen. Thank you so sabi much, talaga agad, sabi niya kaagad, sige, gawin na natin kaagad yan. More power po sa inyo. Patala agad ng pera ang Top Sen, walang sinabi, dire-diretso kaagad. Ay, po salamat. Salamat. Thank you so much. So mga ka-perks, paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito nga pala inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-perks na si Chris Cusinero kasama ang Team Canadian, saka si Angelo at saka si Jeff. Bye-bye! Saka Top Sen, thank you very much! Thank you so much! Thank you Top Sen! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na, kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka.